both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. Being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgivings unto God. Whilst by the experiment of this ministration they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men. And by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. Bisabay, thanks be unto God for His unspeakable gift. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita ng lesson namin, 2 Corinthians 9. I pray, makita namin, Panginoon, continuation ng giving subject, topic dito sa book, Panginoon. I pray na pagpalain ang bawat isa, kahit ang demand. Actually, dito, Lord, natuturo ngayon paano magbigay. At makita namin yung blessing, Panginoon, pag kami nagbigay. At nakita namin, ito yung malinaw, tinuturo sa inyong salita. At sila po yung masaya na nagbibigay. At hindi lang po yun, Panginoon, napakaraming blessing dito sa ngayong chapter. So, I pray, makuha namin ngayon ito, Lord. So, kayo pong malalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay, kaya nagmamadali ako. Dahil pwede sabihin dito, no? Kasi, paganda, no? So, sikat na chapter ito sa giving. So, last week, chapter 8, ang title natin dun is ano? Nakakalala. Giving as a proof of love, di ba? So this time, no, ang giving pa rin, pero yung sikat na verse dito yung God loveth a cheerful giver. So, pero ang title natin ngayon is, ang lay ko dyan, sino naka-live? A cheerful giver, a productive giver. Okay? A cheerful giver, a productive. Ano yung cheerful? Sino masayain dito? Alam wala. Yan, si Jamie yan. Laging smiling face yan. Sino pa ba? Alam nyo. Smile! Yan lang. So, ano, maganda ba yung cheerful? Depende. Iba, malakas mang asar. Eh. Hindi rin maganda. So, pero in general, maganda yung cheerful. Kasi nga, hindi mo alalapitan yung masungit eh. Di ba? So, ayan, kaya nga, kahit siya sa atin, actually, sa mga pastor, ano yan? Parang ano yan eh. Ako ba? Ano ba ako? Sinong isabing cheerful ako? Makita niya na, wala. Hindi nga, sinong isabing ano ako, masayahin? Taas kamay, wala. Ano ako? Serious? Suplado, sino? Hindi naman. May nagsabi sa akin dati, ano ako eh. Tahimik. May nagsabi rin, ano, depende nga eh. Depende sa, ano. Pero, di naman ako, ano, magagalitin. Ha? Yung mga, sa mga kulit, magagalitin ako sa inyo. Kasi, makulit kayo eh. Anyway, so, kaya si Pastor, di ko makakalimutan pag tinuturo niya to. Hindi ko gagayahin kasi hindi ko kaya eh. Pero basta yung picture down yung cheerful giving, ano yan eh. Alala mo yun? Pag nagbibigay ka daw dyan. Hindi ko kaya din. OA naman yun, ha? Pero, yung picture, eh. Parang kasi, alam nyo na, ha? Pag, lalo magbibigay, syempre, mawalang ka. Ano yung picture nyan? Pag hindi ka pa naturuan, alam mo na, hindi ka pa, ano, hindi maluwag sa yung sarili, sa puso mo. Mahirap yan. Tapos pag ituturo ngayon yan, eh, syempre, tapos ilang, ano yan, kunwari, isang preaching natin, malulungkot yung mga tao. Pero baliktad hindi dapat. Depende nga rin. Kasi iba naman, katulad nung binasa dito, dinidin, puro gano'n na lang. Okay? Ako, nainiwala ako. Kaya minsan lang tayo mag-gano'n ng giving. Tsaka, napansin nga nung iba, bakit tayo walang ano dito, mag-pray, lagay pa dyan. Okay, parang nakikita nyo lagi. Parang gano'n eh. Parang gano'n ang dating eh. Kasi nga, hindi ako naiiniwala ng gano'n. Ayoko nung... Kasi cheerful giver nga eh. Paano naman maging cheerful yan kung napilitan? Ito, sinabi rin dito mamaya. Okay? Basahin na natin yung mga, ano ah, yung mga... yung mga very, sabi natin... Kalimutan ko to. Sana ba yan?
mga very famous verse. So sabi dyan, for every man according to as he at purpose in his heart, so let him give. Okay, hayaan nyo siya ang magbigay, hindi mo siya piliting magbigay. Kaya nga sabi dyan, not grudgingly. Alam nyo siguro yung grudge. Sino may grudge dito? Kitang-kita yan sa ano sa tao. Alam nyo may grudge. May pelikula kasi hindi nyo alam. The Grudge. Hindi, horror naman yun. Sino nakakalam nun? Hindi nyo alam. Okay. Hindi nauso ata yan eh. Dati nung mga ano namin, nauso yan eh. Papangit yung mga sadako. Alam nyo yan? Ayan, kakompetensya niya yun, the grudge. So anyway, pero pag sinabing grudge, pangit yun. Ibig sabihin, ako kita ko yan pag may grudge sa akin yung tao. Kayo din siguro, di ba? Yung sinisimang utang kayo, hindi makangiti, ganyan. Kasi may dinada lang sama ng loob. Gusto mo ba, pastor ka, may sama ng loob? Siyempre, hindi. Kaya nangyayari nga, ano kaya naman, baliktad naman. Kasi yung pastor din, alam minsan kung sino yung meron, tapos walang pumapasok. Alam niyo ba? Kasi binibilang eh, walang pumapasok. Katulad yan. Dati hindi ko naramdaman yung ano, gastos eh. Sabihin ko sa inyo, kasi nga, hindi naman tayo masyado nag-expand. Pero nung, alam niyo na, halahala, di ba? Oh, kailan lang, pag-gas naman ako, pinakamahina nun, 1,000. Eh, pagbalikan pa, pag puno pa tayo, mas malakas kumain. So, nag-iwan nga lang ako ng, ano doon, 2,000 kay daddy doon, sa 1,000 na nila yon. E di yung gas natin, mas malaki pa. E dati wala tayong gas, so, malaking gastos ngayon. Ano ko sabi yun? Yan, kasi nga, kailangan natin. Kaya yung ibang pastor na, minsan masama rin loob sa kapatid, kasi alam meron, tapos walang mapasok. Baliktad naman, yung iba naman, yung member naman, minsan galit kayo pastor kasi nagbigay ng malaki, kung gano'n. Wala nakikitang development. Ganun yan eh. So, ganyan. Kaya iba, yung pag marami daw anak yung pastor, medyo ano, ayaw. So, alam niya, doon pupunta yung pera minsan. So, actually, iano natin yan, another topic natin yung giving. Kasi kailangan maintindihan nyo rin yan. Hindi ko masyadong tinuturo po kasi hindi pa naman kayo masyadong ano eh. Kasi ito, nadaanan natin. Kaya tuturo ko lang ngayon. Pero pag medyo meron na dito ang kailangang turuan, babalikan natin yan. Though, meron na rin akong teaching yan kasi yung sa Thanksgiving, di ba? Medyo. So anyway, dito this time, ang ganda nito chapter 9 kasi hindi siya yung tipong yun nga, patulad ng ibang pastor kasi magtuturo yun. O basta obligasyon nyo, member kayo dito, bigay kayo parang ganun ang dating. So, ang problema, kaya nang kakaproblema. Bandang huli, ganda na sana, mawawala yung member, ganyan. Doon minsan, iba-iba rin ang dahilan. Okay? Tapos, lalo pa yung mga naysayer dyan sa labas. Ano nga, pastor, pera-pera lang yung church eh. Diba? Parang, ang hirap. Ano ba paliwanagan yun, di ba? Kung naloko na sila sa iba, or ang hirap na topic. Pero kaya maganda yung chapter nito, nireview ko, nga pagkaganda, tinuruan niya ng maayos yung mga member. At may mga, medyo lalalim ng konti tayo dito, pero tingnan lang natin. Okay, so sana makinig lang. Sana matapos natin ngayong hapon to, kasi isang ano lang to eh. So last time, tinuruan sila magbigay. As a proof of your love, sabi niya. Kung nagmamahal kayo talaga, pinatunayan natin yan kahit yan, nagbibigay at magbibigay ka, hindi pwedeng hindi. Men, kaya mga lalaki, bago kayo manligaw, ano, siguraduhin nyo, baka naman kayo pa magpapalibre. Kaya mga ganun eh, umpisa pa lang yung bagsakan ano, kung marunong yung babae. Kasi alam niya, pag asawa ka na, ikaw magpuprovide lahat, tapos ngayon, pag ganyan ka. Wala ka na agad. Amen? So, yeah, wag muna kayo. Planuhin nyo muna paano kayo magiging stable, sa kayo manligaw, mag-asawa. Okay? Okay, so dito tayo ngayon sa church. Balik tayo sa church. Kaya sabi dito, continuation po ito ng chapter 8. For as touching the ministering to the saints, naalala nyo last time? So, yung kaya si Paul naman ay, kasi si Paul, single naman siya, pero ang dami niya kasi ministry, dahil niya ginagawa. Kung tayo, halahala lang siya, ang dami. Na napasa ko na ba yung dito yung mapa ulit? Napasa ko lang yung mapa. Ito yung maganda dito, nakano tayo. Dual. Scan. Ito po yung mapa ng
ng Corinthians tsaka Greece. Alam niyo ba yung bansang Greece? Puro ano po yan eh. Pakita ko na muna sa inyo para mamaya tuloy-tuloy tayo. So, ito yung download. Okay. So, ito po yung Greece. Madalas yung banggitin, di ba? Kasi nga, dyan ang galing yung sinasabi nilang Western Civilization. Kasi Alexander the Great, okay? So, nasa gitna kasi lagi tinutukoy sa Bible yung ano, syempre, Israel. So, may influence yan sa East, dito sa bandang, ano, Iraq, Iran, India, China, ganun, malayang China. Pero dito sa West, ito yun, Greece. Tsaka especially Europe, okay? But especially ito, ito yung mga place yan. Nandito po yung Greece. Ngayon, ang modern day Greece. So, pero ang hatian yan dati, may Macedonia sa taas, Philippi, Thessalonica, ito yung mga cities po. Yung Ephesus, yung may ano, Colossae, Corinth, yan. Inababasa nyo sa Bible, yan ang pagkakano yan. Yung Asia Minor, ngayon Turkey yan. And then, Achaia, ito yung babanggit natin mamaya, Achaia, sa Greece yan. Okay? Corinth, nasa baba. Okay? Pero yung Achaia kasi, area yan eh. Tingnan natin, meron pa. Ayan, oh. So, yan, Achaia area yan. Okay. So, ano pang gusto kong pakita? Mag-ano muna tayo, botany. Botany tayo muna. Ah. Ayan, napansin nyo dyan. So, paano anong nauna? Buto o halaman? Eh, saan ang galing halaman? Saan ang galing yung buto? Ano nauna? Chicken o egg? Saan ang galing yung egg? The chicken. Saan ang galing yung chicken? Sa egg. Ganito po yan. Nung creation, inuuna yung halaman. Inuuna hindi baby, ha? Kinuha yung tao mo, di ba? Ganon din ngayon yung mga chicken. Hindi pwedeng itlog. Chicken, sino maglilimlim sa itlog? Yun ang sagot doon, ha? Kung alam niyo yung creation story. Anyway, dito tayo sa plant, no? So, mango plant na lang ano natin. So, nanggaling yung plant sa seed. Pero pansinin nyo, saan nanggaling yung seed? Sa plant din, pag lumago na yung plant, ano, cycle yun eh. Bunga, magiging may buto siya, kakainin yung bunga. Then, magiging buto. Then, magiging halaman. Yung halaman, magbubunga ng pag maayos po yung puno mo, maraming bunga dapat. Ganun po yun. So, kahit sa Bible, nagtanim ka ng konti, aanihin mo konti. Yan ang prinsipyo sa Bible. Okay? So, yan ang hinug na. Sarap, di ba? So, nakita nyo na yan. Balik tayo dun sa ating Bible. Mamaya, tatahanan natin yan. So, kaya sabi dito, first touching the ministering to the saints, kaya siya nangihingi, hindi pa sa kanyang sarili. Masipag po si Paul. Matalino pa siya. Ang ginagawa niya, nagtatabaho pa siya para sa sarili niya. Tama yun. Yun ang basic. Kaya again, masakit sa mata hindi nagtatrabaho ang tao. Okay, tandaan niya, mga bata, especially lalaki, yun ang tinatarget nyo lagi. Magtrabaho, para sa pamilya nyo, pag nakapag-provide ka na, sa community, makakatulong ka, and then sa church. Kaya ngayon, si Paul, last week, tinutulungan niya pa yung iba na medyo nahihirapan kasi nung panahon nila po, hindi katulad natin. Ngayon, pwede mo sabihin eh, magtrabaho ka, ba't ka mangihingi? Di ba? Sa panahon nila, may special case kasi na na-persecute. Di ba? Parang ngayon, iba na wala ng trabaho dahil sa bakuna, di ba? So, wala naman tayong kilala kasing ganun. Ah, meron ba? Wala. Walang close, kaya wala tayo na ano. Pero persecute, so tinutulungan ni Paul yun. So, ang ginawa niya, nanghingi siya sa ibang church. Tama ba yun? Case-to-case basis yan. Obviously, hindi po yan default. So, sabihin ko sa inyo, di ba tayo, katulad natin, may problema tayo, may tumutulong ba sa atin? Financially, meron po. Sabihin ko na, ilan lang naman yan eh. Si Pastor Lito, syempre, Pastor Ray, yun lang yung pinaka-active. Okay, so meron pa yung BMP, minsan-minsan meron. And then si Pastor Mateus, wala na si Pastor Mateus, ewan ko magutuloy sila. Yun lang. Diba sila ang bibigay sa atin dito? Tulong, diba? Assistance or ano, ganun. Bakit? May obligation ba sila? Wala. Pero dahil
Ganun na, mahal nila yung gawain. Alam nila, yung pera nila, hindi masasayang. Pag binigay nila sa mga kilala nilang church na talagang binipreach yung salita ng Diyos. Amen? So, ganun na, binigay sa inyo para makita natin dito na si Paul, nanghingi na siya dito, sibibigay niya dun. Hindi yun kakaiba. Okay? Pero may mga special ano pa dito. Yung word na pala yan, superfluous po yan. Ano sabihin, superfluous? Parang hindi na kailangan eh. Sabi niya kasi dito, tinuturoan ko yung magbigay, pero hindi ko na kailangan kayong turuan eh. Ano sila sabi niya, bakit? Kasi sabi dito sa 2, for I know the forwardness of your mind. Alam niyo, advance kayong mag-isip eh. Alam ko, hindi ko na kailangan turuan kasi giver na kayo. Okay, yun ha. So, maganda, no? Maganda yung bukod sa last time, yung Macedonia, nabanggit din, giver din. Ang ginagawa ni Paul, sinabi niya, yung mga taga-Corinthians, giver din niya, pinagyayabang niya pa. Amen? Kaya minsan, mga pastor, gano'n, masaya yung pag ano, ito, bigay ni ano to eh. Gano'n yun. Hindi naman ano, pero, minsan pinagmamalaki kasi, natutong magbigay yung kapatid. Okay? So, gano'n po yun. Kaya ito, sinasabi niya, oh, I boast of you to them at Macedonia. Sabi niya, oy, yung mga taga-Corinthians, nagbibigay rin yan. Nakikita niyo ba yung picture? Ito yung sabi niya, that Achaia was ready a year ago and your zeal had provoked many, many. Masama ba mag-provoke? Alam niyo yung provoke? Parang inaano ka, inuudyokan ka. Masama ba yun? Ngayon minsan, di ba, hawakan mo nga yung tenga? Pag ganun, parang nakakalalaki to, ah. Parang nagagalit ka, di ba? So, inuudyokan ka magalit. Di ba? Pero minsan yung ibang udyok ma hindi pangit, okay? Yung iba maganda. Katulad nga nito. Ay, nagbigay sila, kaya ko rin 'yan. Amen. 'Yan. So, pero kaya nga na-provoke yung iba, gusto ko rin magbigay. 'Yan yung positive na provocation, okay? Anyway, sabi niya, yet have I sent the brethren lest our boasting of you should be in vain. This we have that as I said, he may be ready. O, ganito yan. Sigurista pala si Paul. Okay? So, baka hindi magbigay kasi pinagmamalaki niya na yung taga-Corinthians. Baka hindi magbigay. Kaya, alam niya kasi, na-expect niya na kailangan yun. Nag-send siya ng, sino yung last week? Alala niyo? Si Titus, tsaka isa pa. Okay? Na hindi pinangalanan. So, ganun po yun. Sigurista si Paul. Kaya, huwag sana rin kayo matisod pag minsan nagbibiro tayo ng ganun. Kasi nga, ano yung natural na po yan. Pag natuto na kayo niya, wala na sa inyo, hindi na kayo ma-offend. Amen? Amen? Okay. Okay. Ayan, kaya sabi dyan, lest haply if they of Macedonia come with me and find you unprepared, we that we say not ye should be ashamed in this confident boasting. Yun nga kasi pag, oy, na-expect na natin, kukuha na natin yung, ano doon, yung support. Ay, wala po. Umulikta pa lang po kami. Naintindihan nyo ba? Tama ba yun? Pwede naman kaso, hindi ka prepared. So, kung ikaw, alam mo naman ha, bigaya niyan eh. So, hinahanda na sila ni Paul. Kaya huwag din kayong mga titisod pag gano'n. Okay? Kasi nga, pinagmalaki ko na kayo eh. Sabi ka, meron kami, ano, may offering kami para sa ganyan. Tapos, ngayon pa lang kayo makumulekta. Anong dating nun? Anong dating nun? Kumari, dumating ako sa kung saan, na pinuntahan ko si Brad. Oh, Brad, nasan na yung ano? Sandali lang, ngungulekta pa ako. Di hintay naman akong ganyan. Oh, dyan na si Basto, ngungulekta na. Kasi di ba, kailangan sa kung saan man. Anong dating nun pag hinahapit ko kayo ni Brad? Anong dating nun? Para ka nang pinipilig sa dyan eh, dyan na. Yung sinasabi dito mismo, tingnan nyo. Therefore, I think it necessary to exhort the brethren. So, tinuruan sila para magbigay that they would go before unto you to make up beforehand your bounty. Yung bounty, pera lang din po yun. Okay? So, beforehand, ibig sabihin, handaan nyo na. Kasi pag andyan na yung mga kolekta, hindi na tayo magmamadali. Bakit? Ito nga sabi, whereof you had noticed before the same might be ready as a matter of bounty, not of covetousness. Kasi parang mangyayari nung pag nakongolekta na sa amin kasi uso yun. Dito nga, ayokong pauso nung mga birthday ni Pastor. Gusto nyo ba makongolekta ako? Yung iba sa inyo, di ba? Para may regalo sa Pastor.
Ganun nangyari sa amin, kaya natisod ako nung ano eh. Pero okay lang naman yun kung again, naturuan lahat, eh paano kung hindi. Diba? Ano mangyayari doon? Sama pa ngayon nung church, diba? Kaya ito, again, hindi masama kung handa. Naturuan, hindi mo hutan. Lalo kahit mayaman yan, hindi naman handa, hindi pa naturuan. Tama ba yun? Bayaan nyo lang. Kaya tinutuwi, pastor, di naman ako yan eh. Lalaki ka rin, magkatrabaho ka rin, dahil alam mo to. Or, pag meron tayong kapatid dyan, bago, alam mo yung gagawin mo, hindi mo pipilitin. Walang mamimilit. Pagdating sa kahit ano, actually, bagay, di ba? Nabanggitin sa inyo, wala nga tayong ano dito eh. Tinutuluan lang kayo para maging maayos kayong tao, para alam nyo yung gagawin nyo. Malaya yung gagawin, yung pag-attend, yung pagbibigay, yung pag-participate, maglilinis tayo dito next week. Hindi kayo pipilitin. Yung pangit naman ang pipilitin. So, ganun din sa pagbibigay, hindi dapat pilitan. Kaya nga sasabihin mamaya, cheerful giver. Amen? So, yun ang maganda kay Paul. Alam niya kung paano alam niya na magkakatisulan dyan pag nituluhan. May sinensyang mauna. Pagbalik nung pagpunta nung isa, handa na. Okay? But I say, ito na, ini-exhort niya na. Ito yung madalas sinasabi, okay? Yung mga nagtuturo ng giving, no? Na minsan masama, minsan hindi. So, pag again, pag tama, walang masama. Pag puro yun na lang, parang G12, yung pinag-aralan natin, di ba? Magbigay kayo ng malaki, malaki yung matatanggap nyo rin. Sa Panginoon, tama naman yun. E paano pag masyadong na-psych lang? Alam nyo yung psych, di ba? Ginagamit natin. Psych. Yung yabangan lang, di ba? Napansin nyo, hindi tayo ganun. Napansin nyo ba, nag-preach na paulit-ulit lang, sinasay ko lang kayo. Hindi, pinapaliwanag ko lahat eh. Inaalam ko kung nasan kayo, pagtingin ko dito, inaano ko na agad kayo, tansyado ko na kayo, ito, wala pa naman pera to, ito, ano naman, baka matisod, ito, inaalam ko yun. So, para dapat, kasi, pero sinasabi, malinaw naman talaga, pag sinabi, nagtanim ka, kanina nakita nyo yung mangga kanina, di ba? So, yung mangga natin sa alahala, hindi ko alam bakit. Pero yung calamansi doon, talaga namumunga, di ba? So, ilan yung calamansi tree natin doon? Mga tatlo. So, ngayon, hindi wala lang paglagyan yun eh. Imagine nyo kung 10 yun. Eh, sabay-sabay lang naman tinanim yun. Yung akin dyan, meron ako dyan kasi dito nagubunga eh. So, kung sabihin natin, ilan yung nakuha natin doon? Sa isang puno pa lang, napagod na mag-ano kasi wala tayong ano eh. Sabi natin 100 na lang, okay? Isang puno. Eh kung tatlo yung puno mo, ilan yun? Eh di 300. Eh inuulanan lang naman yun. Oh, imagine mo kung 10 yun. Sa isang kuhaan, ilan? 100 times 10. Ha? Hindi, 10 na po. 1,000. Eh, kung 1,000 din yung puno, nahilo na kayo, no? 100 times 1,000. Hindi 100,000. Eh, ano pa lang yun? Eh, kung bigas yun. Hindi mo na may bilang. Palay na sa ako na. Eh, nakuha niyo po yung ano dito. Tamang-tama yung sinabi ng Bible. Pag marami kang tinanim, eh, di marami kang aanihin. So, ganun din po sa pagbibigay daw. Kung gusto mo i-bless ka ng Panginoon, magbigay ka again, tama dapat. At sa tamang church. Amen. Kaya dyan marami, masanay na rin kayo, minsan galit yung iba. Kasi minsan dyan, agawan po yan minsan dito, sa pera. Yan ang ano eh. So tayo, sa tamang paraan. Sa tamang tao, sa tamang dahilan, sa tamang paraan. Sabi ko na pala yun. Pero iba dyan, ganun. Yay! Kaya minsan kahit mga pastor papatayan sa member. Oh, pag na sinabi mo ganyan. Dapat wala kang sasabihin sa akin masama. Huwag mo questionin kahit doktrina. Kasi pag medyo alam mo na hint na mali yung tinuro mo, eh, anong dating nun? Kakaintindihan ba tayo? So yeah, nakita niyo sana yung pagkakaiba. Obviously, hindi masama to kung sa tama. Pag sa mali, doble-doble sama nun. Anyway, so yun na yung pinaka ano dun eh.
Next, sabi niya, every man according to his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. Ito yung sinasabi ko kanina pa, no? So, pasto, di yayaman si pasto niyan. Tama ba? Kasi yung pasto yung magbibilang, siya yung mag-appropriate. Ano matawag doon? Budget din, tsaka yung mag... Yayaman si... Ayun ang iniisip ko. Kahit ako dati, aminin natin. Ganun yun eh. Eh, Catholic kami dati, hindi naman kami nagbibigay. Magbigay kami ng 50 pesos doon, ang laki na nun. Oo. Oh, kasi madalas yung ching, ching, ching. Ah, ganun lang eh. Kasi ang pera naman yun, sa iba nila kinukuha, hindi naman sa tao lang. Yung mga mayaman dyan, nagpapadasal. Nako. Alam nyo yung padasal? So sa atin, so may giving din tayo. Pero ito yung malinaw dapat. As he purpose in his heart, dapat ikaw yung magsabi. So, kaya tinuturoan ka ng tama, ikaw yung magbibigay, hindi ka hututan ni pastor, mapaalala pa, nag-text ka na ba? O, advance mo na. Kasi kailangan ko na. May ganun daw eh, yung sabi ni pastor. Hindi pa naman ako nakakita na, yun si pastor lang nagkakwento. Kaya sabi dyan, hayaan mo siya magbigay, not grudgingly, hindi napipilitan, o necessity, kailangan eh. So tayo, ang prinsipyo natin dito, kung kailangan natin, wala tayo, hindi pa kailangan yun. Ganun lang kasimple yun. Kaya sabi ko kay na daddy, mapasensya muna. Tigil muna yung ano natin project dyan. Bantayan nyo lang yung ano. Lugar. Oh, ganun lang yun. Matuloy ito, wala tayong pampagawa, wala tayong pambili. Saan tayo pwede, dun lang. Amen? Pen, si sana. Okay, ano ba? Kaya andiyan papasok yung cheerful giver. Kaya ako, objective ko sa inyo, huwag kayo magalit sa akin pagdating sa bagay na to. Kaya nga ako nagtatrabaho. Intindihan ko yun. Yun ang masabi sa Bible. Hintayin ko kayong mag... ito, may doktor tayo dito. Kaya tayo dito ng nurse, kung ano man yan. May smuggler doon. Wala smuggler, ha? So kung ano yung meron, yun na yun. Kaya masaya, di ba? Hindi, walang away-away. Doon nagkakaroon ng maraming problema sa church. Away-away kasi mali. Mali din yung turo. Or minsan, yung iba naman, kahit maayos yung turo, mayroon doon some, may kukunta doon. Or nakikita, hindi tumutulong, ganyan, hindi nagbibigay. Nagkakaproblema. So, again, ang ano naman dito, ang reward naman sa'yo kung matapat ka. Ganun lang yun, huwag mong tingnan yung iba. Amen? Marami pa to. Sabi niya, and God is able to make all grace abound toward you. Yan ang kasi sabi niya, magbigay kayo, marami rin kayo aanihin, kung nagkulang kayo ngayon, ang pangako ng Diyos, ang Diyos naman ang tutulong sa iyo eh. Amen? Katulad nito. Maraming iba, umaman niya, nagkasakit naman, anong buhay mo ngayon? Lalo iba, hindi natuluan niya, nga, mai-meet ko yung mga classmate ko, next month, ewan ko na, ganun na yun. Inaasahan ko na iba dyan, yayabangan na yun, iba... Ganun eh, kaya iba daw ayaw umatin eh. Kaya wala akong pakialam doon. So ganun. So huwag kayong mag-alala kung kukulangin ka. Obviously, pag nagbigay ka, magkukulang ka. Pero ang Diyos ang magbabalik. Or, yung biyaya niya naman, hindi ka magkakasakit. Hindi may sira sa sakyan mo. O may sasakyan ka, kung bike o ano. Hindi magtataas yung tuition. Hindi buhay ka pa rin. Panginoon pa rin ang nag... may hawak ng ating buhay. Amen? And always having all sufficiency in all things. Kaya kapag minsan, naiingit ako, yun, may iba, maraming anak, kahit hindi mayaman, okay to ah. Ayos ah. Yung iba dyan, mga isa lang anak, alalang, yung pera ko, hindi na makatulog yan. Dahil sa pera, puro pera yung iniisip. Sabihin nyo, ito, sa public na nag-aral, ang talino pa, ang bait pa. Diba? Ano nangyari yun? Kasi biyaya ng Diyos. Tandaan nyo yan. Kaya mas maganda kung meron ka, huwag ka na magdamot. Kung para naman sa gawain ng Diyos, ikaw nga, naligtas ka dyan dahil sa gawain ng Diyos, ano pa naman, di ba? Pera lang yan. Amen? Kaya sabi dyan, always having all sufficient in all things, may abound to every good work. Sa maganda naman natin yung ginagastos, hindi naman sa, di ba? Eh, basta kumakain ka ng Jollibee, minsan-minsan lang yun. Saka parang masaya din, kayo din, di ba? Jollibee pa nga lang eh. Anyway, kami po, hindi kami masyadong kumakain sa labas. Ano lang yan? Minsan lang, every once a year. Yun na yun.
kahit kaya namin, kasi nga alam ko, kailangan sa church. Amen. So sana ganoon din kayo. Eh, ito na yung nasabi ko kanina, yung napakaganda eh. Ano lang to, ito yung sinend ko sa inyo kanina, di ba? Nasa apostrophe lang siya, actually, as it is written, sinulat po yan sa Old Testament. Okay, hindi ko na mabasahin. Basta meron sa Isaiah, sa Psalms, at saka sa Hosea. Ito yung sabi, as it is written, he hath dispersed, sino yung he? Siyempre, ang Diyos. He hath dispersed abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. Okay, bilisan ko na lang kaya pinakita ko sa inyo po yung mangga kanina. Ganito yan. Pag ikaw daw, ay gusto ko, meron ako 10 mangga, gusto ko kainin lahat. Okay lang ba yun? Ha? Siyempre, sa'yo naman yun, di ba? Huwag mo kakainin yung buto. Amen? Nagagay mo sa buto. Tatanim mo ngayon. Pero ibang buto kasi kinakain. Okay? So minsan, huwag mo naman kainin lahat ng buto, yung iba ay tanim mo. Yung nakakapanghinayang naman, itanim mo. Kasi pag tinanim mo, patulad nung kalamansi kanina, sasabi ko sa inyo, hindi eh, dami kong kalamansi ngayon. Anytime may kalamansi, eh hindi ko kayang kainin lahat siya, eh benta mo yung iba. Oh. Ay, ang sarap pala nun. Pag nagtanim ka lang, ani ka ng ani. Magtanim ka lalo ng marami. So, sinasabing pagtatanim dito kanina is giving. Ibigay mo yan. Huwag ka manghinayang. Pag nagbunga yan, actually, kumain ka na rin. Di ba? Kanina is ang mangga. O yung mangga, kinain mo na nga yung mangga, naitanim ka pa. Kasi yung buto, magiging puno, maraming bunga, kumain na naman iba, may tatanim ulit. Ang sarap, di ba yung sinasabi dito? Binilisan ko na lang ha, nagiging, ito ha, sabi dyan, pag nagbibigay ka pa, nagiging matuwid ka pa. Amen? Amen. Pansinin niyo po yan, karang sino biya kausap ko yun si, ano, si papa niyo. Si nag-uusap kami nun sa, ano, siya nagkukwento, di ba? Pastor, ako dati, lakas kong kumita. Nauubos lang sa inom. Oh, galit pa sa iyong asawa mo. Oh, ngayon, kung niligtas ka, hindi ka na nagiinom ngayon, hindi ka na nagbibisyo, hindi ka na nagkakasakit dahil sa bisyo, ano pa, hindi ka nauhuli kung saan, hindi ka nawalan trabaho, talo ka pa ba nun? Naging matuwid ka pa. At siya, gusto sabi sa inyo, pag nag-soul winning tayo, sino yung madalas maligtas, madaling maligtas? Di ba yung di mayaman? So ngayon, magbigay ka dyan, bigay ka dyan, may bunga na sa'yo, naging righteous ka pa, nagtanim ka pa ngayon. At yung tinanim mo, bubunga pa yun. Kaya napaganda nito eh, sabi niyan, ito, ano, banggit ko na pala nito, diba? So, pag minister seed to the sower, both minister bread to your food, kumain ka na, tapos yung, meron ka pang buto, puro blessing, amen? Ito ba sa being enriched in everything to all, bountiful, magsasabing bountifulness, umaapaw. Kaya binanggit din kanina yung pera, tinawag na bounty. Ang gusto ko lang sabihin niya, no? So, pag isipin ng bounty, hindi ko hinihingi yung hindi nyo kaya ibigay. Kunwari, kakain si ano Chelsea. Eh, labo na si Chelsea, no? Si Pame. Kailangan niya kumain dahil siya ay tao. Diba? Hindi ko hinihingi yung pangkain mo. Gusto ko lang yung, sabi sa Bible, 10%. Kung marunong mag-budget, hindi na yung kalabisan. 10%. Amen? Kasi yung 90% iba-budget mo na yung ngayon sa gobyerno kasi sa amin, ha? Sa case namin, ganun. 25% gobyerno agad yun. Walang kalaban-laban. So, may iba-budget ko na lang yung 75. Eh, 10% hindi sa Panginoon. Di meron pa akong 65. Parang ang laki nung nabawas. Eh, ganun talaga. Kaya nga tinatanim mo yun. Later yun ay pag pinabunga yun, doon ka mapapawaw. Amen? Mapapasana all ka ngayon. Yan po yun, kaya hindi ano eh. Kaya, discuss it through us, thanksgiving to God. So, papasalamat din yung mga natulungan nila doon. Salamat, parang ngayon. Kaya binabanggit ko eh, mga supporter natin, salamat. Minsan, ha, ang laking tulong po, kahit ganun lang, 500 a month, 1-5. Eh, kung ano, may dudukuting ka, edi salamat. For the administration of the service, not only supply it to the want of the saints, but as abundant also many thanksgiving. Nabigin ko na. So, nakatulong ka na, nagpasalamat pa sila sa Diyos, ikaw, nagpapasalamat, nagpupuri ka rin sa Diyos, hindi, ang dami nagpasalamat sa Diyos ngayon.
Di ba napakaganda? Whilst by the experiment of this ministration, dito lang ginamit yung experiment dito sa Bible eh, no? Experiment, ibig sabihin lang yan, sinusubukan mo. Okay? So, ganito yan, mga bata. Kunwari, sabi ko nga sa'yo, bata ka pa, mag-tights ka na, paano yung basto? Wala pa akong pera. Ewan mo, may pamasko itong mga to. Pag may pamasko sa inyo, 100, 10 pesos, sa church yun, kung ibibigay mo. Nasa sa'yo yun. Kaya tinuturoan na kayo ngayon. Amen? Masanay na kayo. Basta may pumasok sa inyo. Ano siya sabi doon? Sabi niyo, wala pang tabaho, meron kang allowance. Amen? Sa Peter. Ngayon, kung wala nang pumasok, di wala kang tithes, ganun lang yun. Di yan mauubos yan eh. Kasi may mga pilosopo, wala akong ano eh, wala akong trabaho eh. Ipilitin mo ba ako magbigay? Oo, sabi nung isa, may sumagot eh. Ano, tithes mo dati, 100, wala kang kinita this week. Magbigay ka pa rin, sabi nung isa. Sabi ko, nakulungkot to. Yung mga ganun kasi eh. E tayo hindi gano'n, malino, 10%, 10% ng zero, ano? Hindi zero. Hindi ka magbibigay, hindi ka inaano ng Diyos na magbigay, wala kang kinita eh. Pero siyempre, gustuin mo na kumita para may mabigay ka at meron ka din. Administration, yung sabihin lang yan, paglilingkod, okay? They glorify God for your professed objection unto the gospel of Christ. So binabalik niya dito, ha? Ina-attach niya yung, kung nagsasubject kayo kay Jesus, ina-attach siya sa giving. Kaya huwag kayong magkakamali. Kasama po yan. For your liberal distribution unto them and unto all men. So, in distribution nyo, pera din yan. Tapos na. And by their prayer for you, which long after you, for the exceeding grace of God in you, thanks be to God for an unspeakable gift. Ang tanong, ano yung gift na yun? Ano yung gift? Ano yung unspeakable? Hindi mabanggit, walang masabi. Pero ano yung unspeakable? Hindi mo masabi. Ba't di mo masabi? Dalawa lang yan. Either masama o mabuti. O sa mabuti kasi, minsan may mga gusto kong sabihin, Christ the Lord na sinabi mo. Ano? Anong Christ the Lord? Ah, kasi mayroon siyang blessing. Ah, yun pala. Hindi, paano pag sobra yung blessing, hindi mo na, kaya mo lang. Sobra yung blessing, hindi mo na masabi kung nasabihin ko. Tulad nito, pinagano natin, di ba? Yung, di ba? Kumita ka na, may nagtanim ka pa, yung tinanim mo, kikita ulit. Kasi ang Diyos pa magbe-bless sa'yo. Hindi lang ikaw, anak mo, mga apo nyo, apo ng apo nyo. Napakaraming blessings. So, hindi mo makasabi ngayon. Di ba? Alam nyo ba yung sinasabi lang, I'm out of words. Di ba? Hindi ko walang masabi. Kaya yun ang blessing dito, yung regalo dito, yung sabihin, pwede mo sabihin yung pagbibigay, pwedeng as a whole, parang umiikot siya para yung kanina mangga. Blessing, di ba? Salamat sa mangga, yan ang pag-uwi niya, yan ang panalangin niya mamayang gabi, salamat po Lord sa mangga. Ano ba yung mangga? Yung sabihin yung, ano pala siya eh, galing niya, di ba? Creation ng Diyos, umiikot-ikot lang. Anong tawag nila dyan? Ang tawag nila dyan? Renewable. Diba? Renewable. So, yan. Ganyan ang blessing ng Diyos. Alam mo, pag hindi blessing ng Diyos, yung nauubos. Yung takot ka maubos. Pero pag sa Diyos yan, di yan maubos. Sa Diyos yan eh. Amen? Ano natuto ngayon? Medyo mabilis lang tayo. Pero, yun eh, ganda. Sana explain natin lahat. So, nisi ko magkaroon tayo ng separate topic ng linggo kasi hindi lahat andito eh. No? Sayang, wala yung iba. At this time, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong unspeakable gift, Panginoon, na binanggit dito, Lord, sa 2 Corinthians chapter 9 na, again, ang topic po namin, giving. But doon po yung turo, Panginoon, na ni-encourage kami na hindi po mauubos ang inyong pagbibigay. Matuto rin kami na ibalik lang yung para sa inyo, Panginoon. Matutunan namin yan. Para na tinatanim muli yan. Yan po, yaani kami ng blessing after blessing, di lang sa lupa, pati sa langit, Panginoon. At para sa ibang tao rin, mga church, kung makapag-establish kami ngayon, dito, may extension pa, Lord, makatulong pa kami sa iba. Ano, nawa, ganun po yung puso ng bawat isa ngayon. Na, hindi pa kumikita, Panginoon, at least natutunan yung bagay na to, Lord.
But pwede na rin i-practice, Panginoon, sa kanilang kung anong alawas meron. Para naman na po, ipagpalain niyo, Lord, at matuwa kayo sa amin. Ngayon po, Lord, especially mga magandang cost naman, yun ang ginagastos sa namin. So, I pray na kayo pong magpala sa aming kakainin din, Panginoon, konting salo-salo sa birthday ni Jana, Panginoon. Palain niyo po, Lord, siya at gabayan sa kanyang buhay, sa plano niyo, Panginoon, at pang pamilya. Kayo pong palalati. In Jesus' name we pray. Amen.